umiiyak ang kanyang nobya habang nakaupo sa gilid ng kama. Nilapitan naman ito ni Axel at sinimulang suklayin ang buhok nito sa kanyang kamay. Maraming kamera na nakatutok sa kanila. Ayaw na ng babae ang nangyayari pero wala itong magawa para iligtas ang sarili nito sa impyernong yun. Bigla namang bumulong si Axel dito. Ikaw ang nagdesisyong sumama sa akin dito. Hindi kita pinilit na magtanan. Kusa kang sumama. Kaya wala kang magagawa kundi tanggapin kung ano ang buhay na meron ka rito. Ayaw mo ng taong tulad ko. Magpakamatay ka na lang. Kung ayaw mong ako ang pumatay sa'yo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Angelica. Umayos ka at humarap sa kamera. Sabi pa niya sa babae habang patuloy siya sa pagsuklay sa buhok nito. Lalo lang umiyak ang babae doon at wala pa rin itong balak sundin ang binigay niyang instructions dito para sa music video na ginagawa nila. Maya-maya ay makikita ng nakagapos ang mga kamay at paa ni Angelica habang nakatayo ito sa kama. May busal sa bibig, hubot-hubad at patuloy pa rin sa pag-iyak. Si Axel naman ay abala sa sarili niyang papel sa eksenang yun kung saan walang awa niyang pinaglalaruan ng babae sa harap ng mga kamera. Siyempre, sumasabay rin siya sa lyrics na tumutugtog habang ginagawa yon. Sa kabilang dulo naman, halos matunaw sa labis na selos si Angela, ang kaisa-isang kapatid na babae ni Axel. Nagsiselos ito dahil hindi ito ang napili para sa papel ni Angelica. Kung ito lang sana ang pinili ni Axel para doon, di hamak na mas bibigyan nito ng buhay ang eksenang yun. Sa sobrang galit nito ay nag-walk out na lang ito at nanigarilyo sa labas. Muling binalot ng liwanag ang paligid at sa isang iglap ay lumipad ang buong diwa ni John Dale sa panibagong eksena. Binalibag ng binatilyong si Kim Rusty ang mga gamit sa kanyang lamesa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan kay Axel Vortex. Ang taas-taas ng tingin niya rito. Pero ganoon lang pala ang gagawin ng lalaki. Hayop ka, Axel. Isinusumpa ko. Lahat ng susuporta sa kanta mo papatayin ko. Pagkatapos niyang bitawan ng salitang yun, ay lumabas siya ng kwarto. Susugurin niya ang lalaki at wala siyang pakialam kahit ano pa ang maging kalabasan ng pagkikita nila. Sa isang iglap ay lumipat na naman sa ibang eksena ang mga kaganapan. Halos hindi na yun maproseso ng utak ni John Dale. Para siyang nasa loob ng isang telebisyon na palipat-lipat ng channel. Tila isang grupo ng mga panaginip yun na kada may matatapos na eksena ay may papasok na namang panibago nang hindi na niya namamalayan pa. Mahigit 5 taon nang tumutugtog ang banda ni Axel. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pinagtutunguhan ang lahat ng sikap at pagod nila. Wala pa rin music producer at talent agency ang lumalapit sa kanila. Ilang rock festivals na ang pinuntahan nila para maibida ang kanilang sarili. Ilang mga demo songs na rin ang nagawa nila. At higit sa lahat, natapos na lang siya sa kolehiyo pero wala pa rin magandang resultang nagaganap. Hanggang ngayon, nasa pinakailalim pa rin sila. Marami silang mga kasabayan noon na may record deal na ngayong taon. Samantalang sila ay pilit pa rin pinagsisiksikan ng kanilang sarili sa industriya. Lahat ay ginawa na niya. Lahat ng uri ng musika ay isinulat na rin niya.
pero tila maila pa rin ang kasikatan sa kanila. Dahil sa mga nangyayaring ito, parang gusto na niyang isipin na tama nga ang kanyang ina, na mukhang wala nga siyang mararating sa musika. Dahil dito, lalong uminit ang dugo ni Axel. Hindi niya matanggap na totoo ang sinabi ng ina at nangyayari na nga ngayon sa kanila. Pero siyempre ayaw niyang aminin yun sa kanyang sarili. At kahit kailan, hinding-hindi siya babalik sa kanyang ina para lang ipakita rito na nanalo ito. Hinding-hindi siya magpapatalo kung kinakailangan niyang isangla ang kaluluwa sa demonyo para lang mapadali ang kanyang pagsikat. Ay gagawin niya. Huwag lang siyang magmukhang kawawa sa harap ng kanyang ina at ng mga taong hindi nagtiwala sa talento niya bilang isang rock singer. Hindi nagtagal, napilitan ngang pasukin ni Axel Vortex ang mundo ng itim na mga mahika. Nag-aral siya ng mga ritual sa mga lumang aklat kung paano magtawag ng demonyo na kayang tumupad sa kanyang kahilingan. Mahigit isang buwan na niyang ginagawa ang ritual na yon, pero wala pa rin nangyayari. Malapit na uli siyang sumuko at tanggapin ang pagkatalo niya. Pero kung kailan nawawalan na siya ng pag-asa, doon naman biglang nagpakita ang demonyo sa kanya ng gabing yon. Sa mismong kwarto niya sa harap ng kanyang kama, isang demonyo na kulay pula ang nagpakilala sa kanya na pangalang Baal. Nandito raw ito para tulungan siya sa kanyang pinagdadaanan, kapalit ng kanyang kaluluwa. Pero imbis na matakot, nagawa pa niyang tumawa. Tumawa siya ng tumawa, hanggang sa pati ang demonyo ay tila natakot na sa kanya. Ito pa ngayon ang napaatras at tila kinilabutan sa tindi ng kanyang tawa. Ngunit dahil din doon, ay madali silang nagkasundo ng demonyo. Sabi pa nga ni Baal sa kanya, tila tinadhana raw silang dalawa na magkakilala. Dahil ang mga taong katulad niya ang gustong gusto raw ng mga demonyo. Hindi na nagdalawang isip na makipagsundo si Axel dito. Tinanggap na niya ang lahat ng kondisyon ng demonyo. Bukod sa pangsangla ng kaluluwa, may mga bagay pa raw siyang dapat gawin para ibigay nito ang kasikatang minimithi niya. Sa totoo lang, nasusuka ako sa mga kantang sinusulat mo. Marami nang gumagawa ng ganito, kaya naman hindi ka umaangat. Dahil halos lahat ng mga mang-aawit na nauna sa'yo ay pinaglumaan na ng ganitong estilo. Komento ng demonyo sa mga lyrics na isinulat niya. Karamihan dito ay mga magagandang mensahe na nagpapakita ng pagbibigay ng pag-asa sa mga taong may pinagdadaanan, pananampalataya sa Panginoong Diyos, pagbibigay ng pagmamahal sa kalikasan, pagtalakay sa mga problema ng bayan, at pakikipagkapwa-tao sa marami at mabubuting paraan. Lahat daw ng mga ganitong uri ng mensahe ay pinagsawaan na ng mga tao. Iba na raw ang gusto ng mga tao ngayon, lalo na ang mga kabataan. Ang hinahanap daw nila ay yung musika na makapagbibigay ng kakaibang lakas, sigla at confidence sa kanila. Isang walang kapantay na kalayaang pilit na ipinagkakait ng kanilang bansa. Sa madaling salita, kailangan daw niyang baguhin ang mensahe ng kanyang mga kanta at gawin ang kabaligtaran ng lahat ng mga ito. Kaya naman mula noon, natuto si Axel Vortex na magsulat ng mga kantang may masasama, malisyoso, at maduduming mensahe. Doon na nga ito nagsimulang gumawa ng kanta tungkol sa pagmumura, pagsuway sa batas, pagpapalaganap ng kalayaan ng wala sa lugar,
pagpapatiwakal at pagkalaban sa relihiyon. Tuwang-tuwa naman ang demonyo nang mabasa ang mga bagong lyrics na isinulat niya. Halos mabulunan pa ito sa tuwa. Ganoon daw ang uri ng kanta na hinahanap nito at siguradong mas makakapukaw raw ng atensyon ng mga ito. Hindi nga nagkamali si Axel Vortex. Dahil mula nang inilabas ang debut album nila na naglalaman ng ganoong mga mensahe, instant sikat agad sila. Biglang pumutok ang pangalan nila at marami sa mga rebelding kabataan ang tumangkilik sa kanila. Sa album na yun, inutusan siya ng demonyo na magsulat ng mga kanta tungkol sa pagmumura sa matatanda, panlalaban sa magulang at pagbatikos sa mga relihiyon. Yun ang kondisyong hiningi nito kapalit ng kasikatan na gusto niyang makuha. At nangyari nga. Halos lahat ng mga naging fans nila ay mga tambay, mga rebelde, mga sawana sa gobyerno, mga galit sa sarili nilang buhay, at mga taong may pinagdadaanan at gustong makalasap ng kalayaang walang limitasyon. Dahil sa paglabas ng kantang nilang yon, doon nila nadiskubre kung gaano karaming mga Pilipino ang may ganitong taste sa musika na hindi lang nila pinapakita dahil nahihiya silang mahusgahan. Pero dahil sa bad boy image at I don't give a fuck attitude na pinapakita niya sa publiko, nailabas niya ang confidence ng mga taong ito. Dahil dito ay natuto na rin silang magwala at ilabas ang mga sungay nila. Sa loob lamang ng isang taon, pinagurian siyang bilang Dirty Rockstar of the Philippines. Dahil sa imaheng yun na pinapakita niya. Kahit maraming mga kritiko ang bumabatikos sa kanya, mas marami naman ang mga rebelding grupo ang umiidolo sa kanya. At nagpatuloy ang kanilang kasikatan sa second album nila kung saan ang lead single ay tungkol naman sa pagpapatiwakal. Sa album namang yun ay inutusan siya ng demonyo na gumawa ng kanta tungkol sa suicide, pananakit sa sarili at sa ibang tao, pagpapakita ng pagkawala ng katinuan, pagkabaliw at pagnanasa sa demonyo. Dahil sinunod ito ni Axel, binigay na naman nito ang kasikatang hinihingi niya. Sumikat na naman yun sa mga tao at naimbitahan pa silang mag-perform sa NTV Asia. Ngunit laking pagsisisi ng management dahil sa ginawa niyang paglaslas ng sariling pulso para makapagbigay ng shock value sa mga audience. Dahil dito ay nagsimula ng maban ang mga kanta nila sa merkado at sa mga radyo. Pero hindi doon nahinto ang kasikatan nila. Dahil ang mga fans nila ay patuloy itong pinatugtog at kinakalat sa daan. Kaya patuloy pa rin pumuputok ang kanilang musika sa buong bansa. Sa pangatlong album nila, may mga bagong kondisyon na namang hiningi ang demonyo. Sa pagkakataong yun ay dalawang kondisyon na ito. Una, gumawa daw siya ng kanta tungkol sa panggagahasa, pananakit ng babae at pagpapakita ng obsesyon. Pangalawa ay magnakaw daw siya ng musika mula sa ibang tao. Okay na sana ang lahat, pero nangunot ang noo ni Axel Vortex sa panghuli. Ano ka mo? Magnakaw ako ng kanta mula sa iba? Anong ibig mong sabihin doon? Siyempre, kung gusto mo talagang maging kasing sama ko, hindi sapat sa akin yung pagmumura, pagpapatiwakal at pagsambalang sa demonyo. Maraming kasalanan sa mundo at isa na nga doon ang pagnanakaw. Kaya ang gusto ko namang gawin mo ngayon ay magnakaw. Pero dahil isa kang singer, sa ibang paraan kita gustong magnakaw. Ang gusto kong mangyari
magnakaw ka ng musika ng iba at ito'y angkinin mo. Pero kailangan ba talaga yun? Bakit naman ako magnanakaw ng kanta ng iba? Eh kaya ko namang gumawa ng sarili kong kanta. Tapos yung dalawang membro ko marunong din naman magsulat ng kanta. Bakit pa namin kailangan kumuha sa iba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka magiging ganap na masama kung hindi mo mararanasang magnakaw. May punto nga ang demonyo. Oo, masama at marumi nga ang ugali ni Axel. Pero sa lahat ng mga kasalanan sa mundo, ang pagnanakaw pa lang ang hindi pa niya nagagawa. At kahit kailan din, hindi pa niya naisipang magnakaw ng kanta o anumang bagay na nilikha ng iba. Dahil nga may sapat naman siyang talento para makalikha ng sarili niya. Kaya niyang sumulat ng kanta. Kaya niyang kumanta. Kaya niyang tumugtog ng maraming instrumento. Kaya bakit pa niya kailangang magnakaw? Baka nga siya pa ang pagnakawan ng iba dahil sa dami ng talento niya. Pero yun ang gustong mangyari ng demonyo. Nais nitong magnakaw siya ng kanta ng iba para ibigay pa uli nito ang gusto niya. Kapag hindi raw niya ginawa, puputulin na raw nito ang kasikatan nila at babalik siyang muli sa kangkungan. Baka naman pwedeng iba na lang ang hingin mo. Sige, kung gusto mo talagang magnakaw ako, pwede naman akong magnakaw ng gamit sa mga kakilala ko. Pwede akong magnakaw ng pera o ng prutas dyan sa palengke. Pwede akong magnakaw ng pera sa bangko. Lahat yun gagawin ko. Kahit yun na lang ang ipagawa mo sa akin, mas kakayanin ko pa. Hindi yun ang gusto kong mangyari, Axel. Ang gusto ko, magnakaw ka ng kanta. Magnakaw ka ng ideya at musika na pag-aari ng iba. At wala kang ibang gagawin kundi yun lang. Hindi na nakapagpigil si Axel. Sira ulo ka ba? Kahit kailan hinding-hindi ako magnanakaw ng gawa ng iba. Dahil may talento ako para gumawa ng sarili kong kanta. Isang malaking insulto sa aming mga artist yan. Umatungal din ang demonyo at naglabas pa ng usok ang ilong nito. Kung hindi mo na kayang gawin ang gusto ko, oras na para putulin ang kasikatan nyo. Hindi ko lang kayo ibabalik sa ilalim. Papatayin ko rin kayo, lalo na ikaw. Inilapit ng demonyo ang mukha niya sa kanya. Narinig mo ako? Buhay mo ang kukunin ko kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Ang ayaw ko sa lahat, yung bumibitaw sa kalagitnaan ng usapan. Ano? Mamili ka. Magnanakaw ka ng kanta o mamamatay ka? Kahit gaano pa katindi ang galit ni Axel, hindi pa rin niya kayang labanan at suwayin ang demonyo na higit na makapangyarihan sa kanya. Kaya kahit labag sa loob niya bilang isang artist at rock singer, napilitan siyang gawin ang nais nito. Naglibot-libot siya sa mga festival para makahanap ng hindi kilalang singer na pagnanakawan niya ng kanta. Hanggang sa makilala niya sa isang maliit na festival ang binatilyong si Kim Rusty Certicio. Isa itong rapper at hip-hop naman ang genre nito. Bukod sa pulido itong mag-rap, ay mababangis din ang mensahe ng mga kanta nito. Nagpapakita yun ng obsesyon sa isang babae. Labis niyang nagustuhan ang lyrics ng kanta nitong yun. Kaya naman sinikap niyang makipagkilala rito. Hanggang sa makakuha siya ng demo tape nito. Pinakinggan niya yun. Hanggang sa makopya niya ang lyrics ng kantang nito.
Pagkatapos ay pinalitan lang niya ang ilang mga salita at isinalin sa paraang tutugma sa konsepto ng panibagong album na gusto niyang gawin. At doon na nga isinilang ang kantang Angelica. At ang third album nila na pinamagatang Welcome Back to the Year 1999. Nagustuhan din ng demonyo ang plagiarism na ginawa niya. Dahil dito, sinamantala niya ang satisfaction ng demonyo. Humiling siya rito ng kapangyarihan para makagawa ng mga imposibleng bagay na karaniwang makikita lang sa TV. Nais niyang magtipid sa production. Sa halip na gumamit ng mga prosthetic at special effects, nais niyang black magic naman ang gamitin para sa susunod na music video na isushoot nila. Dahil na ibigay naman niya ang gusto ng demonyo, ibinigay na rin ni Baal ang hiling niyang yun bilang kabayaran sa matinding effort na ginawa niya para makapagnakaw ng kanta. Nang mailabas na nila ang Angelica, lalo pa yung sumikat at pumutok sa buong bansa. Nakarating din yun kay Kim Rusty, ang binatilyong pinagnakawan niya ng kanta. Hindi ito makapaniwala nang marinig nito ang sariling mga liriko sa kantang yun. Dahil dito, nakipagkita ang binatilyo sa kanya at kinumpronta siya nito. Bakit daw niya ninakaw ang lyrics nito at pinalitan pa ang ibang parte? Bakit pa raw niya kailangang magnakaw? Hindi na nakipagtalo si Axel dito. Sinabihan lang niya ang binatilyo na wala itong karapatang maghamon sa kanya dahil wala pa itong pangalan at hindi pa ito sikat. Dahil doon ay lalong kumulo ang dugo ng binatilyo. Nagtungo ito sa isa sa mga concert nila at binato siya nito ng mga itlog. Dahil doon ay napahiya siya. Kaya naman sa susunod na araw, pinadukot niya si Kim Rusty at binugbog ito hanggang sa mapatay niya ito. Para hindi kumalat ang krimeng nagawa niya, naisipan niyang dalhin ang bangkay nito sa loob at gawing prop sa gagawin nilang music video para sa Angelica. Pinakuha niya ang dugo ng lalaki at yun mismo ang ipinangligo ng kapatid niyang si Angela sa sarili nito. Muli na namang nagliwanag sa loob ng kalahating segundo at sa isang iglap ay nagbago na naman ang eksena sa diwa ni John Dale. Hindi na kinaya ni Angela ang labis na selos. Kahit sukang-suka na si Angelica sa kanyang kapatid, ayaw pa rin itong bitawan ni Axel. Isang araw nga, sinubukan niyang pakawalan si Angelica sa silid at inutusan itong magpakalayo-layo na. Pero hindi naniwala ang babae sa kanya. Inisip nitong baka patibong lang yun ng lalaki, kaya hindi ito sumunod sa kanya. Sa halip ay nilait pa siya nito at sinabihang baboy. Baboy ka, dering-diri ako sa inyong dalawa. Kung may gusto ka sa sarili mong kapatid, bakit hindi na lang kayo ang magsama? Mga baboy, magsama kayong mga hayop kayo. Sa galit ni Angelica ay sinampal niya ang babae. Kung baboy ako, ikaw naman ang dumi ko. Ano bang nakita ni Axel sa'yo at hindi kanya mapakawalan? Pasalamat ka nga at pinatakas na kita. Ikaw pa itong may ganang makipag-away? Anong gusto mo? Humaba pa ang sagutan nila hanggang sa mahuli sila ni Axel. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Pinagbintangan niya kunwari si Angelica na nagbabalak tumakas para ito ang mapagbuntungan ng galit. Pero nagulat siya dahil siya pa ang sinigawan ni Axel. Dahil dito ay napahiya siya at lalong lumaki ang galit niya kay Angelica. Isang gabi,
habang sinushoot na nila ang blood shower scene ni Angela, ay binigay niya ang pinakadabis niya para lalong humanga sa kanya ang kapatid. At ma-realize nito na mas mabibigyan niya ng buhay ang music video kaysa kay Angelica. Kinumpronta rin niya ang lalaki pagkatapos ng eksena na yon. So you know, hindi ka na makakahanap ng ibang katulad ko. Nag-iisa lang ako sa mundo. Ako lang ang kayang tumanggap ng kung ano ka. Kaya wag mo na ulit balakin na itaboy akong lalaki ka. Hindi na kita pakakawalan. Pero wala pa rin nagbago rito. Panay lang ang puri sa kanya nito pero tila wala pa rin itong balak na patulan siya. At ang hindi niya matanggap ay ang bagong eksena sa music video kung saan si Angelica ang igagapos sa kama at paglalaruan naman ito ni Axel. Yun sana ang role na gusto niyang makuha. Siya ang gustong sumalang doon pero hindi yun ibinigay ng kuya niya sa kanya. Umabot na sa sukdulan ng galit niya kay Angelica. Umabot sa puntong pati siya ay nakipagsundo na rin sa demonyo at pinag-aralan ng kaparehong ritual na kinabisado ng kuya niya. Isang babaeng demonyo ang kanyang natawag na nagngangalang Geneva. At dito siya humiling na sana mawala na sa landas nila ang babae para siya naman ang mahalin ng sariling kapatid. Pero naiiba ang demonyong ito kumpara kay Baal. Napag-alaman niya na hindi pala tumutupad ng mga kahilingan si Geneva. Hindi raw yun sakop ng kapangyarihan nito. Ang kaya lang daw nitong gawin ay magbigay ng pansamantalang buhay sa katawan ng nilalang kahit ito'y agnas na. Dahil dito, si Angela na mismo ang gumawa ng paraan para mawala sa landas nila si Angelica. Kinabukasan ay sinugod niyang muli ang babae sa silid habang nakagapos ito at walang pag-aalinlangang hinataw niya ng palakol ang liig nito. Pinugutan niya ng ulo ang babae. Tuwang-tuwa naman ang demonyong si Geneva sa nasaksihan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tunay na kapangyarihan ni Geneva ay manlason ng isip ng tao. Wala siyang kamalay-malay na lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa kapangyarihan mismo ni Geneva. Yun ang eksenang binuo nito sa isip nito. Kaya yun din ang nangyari. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil nang makita ni Axel ang bangkay ng kinababaliwang nobya, nagdilim din ang utak nito. Nalason din ang buong pagkatao nito at napilitan itong patayin din ang sariling kapatid gamit ang palakol na ginamit nito sa pagpaslang kay Angelica. Pinagtataga niya ang katawan ng babae hanggang sa magkapira-piraso ito at hindi na makilala. Si Geneva naman ay nasa isang tabi lang at nanonood sa kaganapan. Nagkunwari pa itong umiyak na tila ginaya ang pag-iyak ni Angelica noong lumapit ito sa kanya. Nang mapagod sa ginawa ay napasandal na lang sa isang tabi si Axel at muling iniyakan ang bangkay ni Angelica. Binuhat pa niya ito at inihiga sa kama. Pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Ang alaga na manggagamba ni Axel ay biglang nakawala sa kulungan nito at lumapit sa durog-durog na katawan ni Angela. Nakita pa ng lalaki kung paano kainin ng gagamba ang mga durog na lamang loob nito. Pero hinayaan lang niya yon. Nakatulog pa si Axel habang kayakap ang bangkay ng nobya. Ngunit sa paggising niya, napasigaw siya sa gulat nang makita ang alagang gagamba. Dambuhala na ito, habang ang katawan naman ng kapatid niya ay halos ubos na. Hindi niya akalaing lalaki ito ng ganun kalaki,
oras na makakain ng lamang loob ng tao. Patuloy pa rin sa pagtawa ang demonyong si Janeva. Ito ang nagbigay ng kapangyarihan sa gagambang yun para maging ganoon ito kalaki matapos itong utusan na kainin ng bangkay. Sinubukang patayin ni Axel ang gagamba, pero bigla siya nitong nakagat sa paa. Magmula noon, tila unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang isip. Lagi na niyang napapanaginipan ang sariling kapatid, at tuwing lalabas ito sa panaginip niya, ay nalilibugan siya at napipilitang magsarili. Hindi kinaya ni Axel ang labis na konsensya. Doon lang niya napagtanto na mas minahal siya ng kapatid niya kaysa sa sarili niyang nobya. Kung alam lang niya, hinayaan na lang sana niyang mawala sa landas nila si Angelica at pinatulan na lang din sana niya ang kapatid niya na mas binigyan siya ng halaga. Dahil dito ay sinubukan niyang magpatiwakal. Tumalon siya sa building, pero makalipas ang ilang oras, nagising muli siya. Doon na nga nagpakita sa kanya si Janeva, at ito mismo ang nagsabi na hinding-hindi raw siya mamamatay kahit anong gawin niya. Hindi siya mamamatay sa sarili niyang mga kamay. Gustong magalit ni Axel, pero inawat naman siya ni Baal at sinabing mag-focus na lang daw siya sa ginagawang music video. Dahil nagustuhan daw ng demonyo ang konsepto ng music video ng Angelica at hindi raw ito makapaghintay na matapos yun. Dahil sa pagkamatay ni Angelica, marami sa mga eksena ang nabago at nawala. Napilitan silang mag-reshoot. Isa sa mga bagong eksena na ipinalit nila ay ang eksena sa kuweba, kung saan pinagalaw ni Axel ang katawan ng walang ulong si Angelica kahit patay na ito. Gamit ang itim na mahikang ipinaggaloob ni Baal sa pamamagitan ng isang itim na libro, nagawa nitong kontrolin ang katawan ng babae at magsagawa ng kabrutalan sa sarili. Lahat ng isipin niya ay nangyayari sa paligid niya. Hindi na nga nila kailangang gumamit ng special effects. Sobrang satisfied naman si Baal nang matapos na sa wakas ang music video. Dahil walang gustong tumanggap nun sa telebisyon, ipinalabas na lang ito ni Axel sa isang concert nila. At yun na rin ang huling concert ng banda. Dahil isang gabi, pagkatapos maligo ng lalaki, ay nagulat ito nang makabalik sa kwarto nito. Nasilayan nito sa isang tabi ang katawan ni Kim Rusty. Kahit wala na itong dugo sa katawan at wala na ang kabilang mata, ay nabuhay muli ito at may hawak na palakol. "Hindi ako papayag na pakinabangan mo ang kantang ninakaw mo. Buhay at karera ko ang kinuha mo. Kaya buhay at karera mo rin ang kapalit." Bago pa makagawa ng aksyon si Axel, lumipad na sa ere ang ulo niya matapos hatawin ng palakol ni Kim Rusty. Bumagsak ang katawan niya sa sahig at nagsimulang mangisay hanggang sa matanggal ang tuwalyang nakatapis sa kanya. Kinuha naman ng binatilyo ang kanyang ulo at itinaas. Habang nagbabaga ito sa galit, tuwang-tuwa naman sa isang sulok si Janeva. Ito ang nagbigay buhay sa bangkay ni Kim Rusty para paslangin si Axel. Ginawa nito yun para ipaghiganti ang nangyari sa kliyente nitong si Angela. Bigla ring nagpakita si Baal kay Janeva. Galit na galit ito dahil sa pagkamatay ng kliyenteng si Axel Vortex. "Hayop ka! Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nakialam? Bakit mo pinatay ang alaga ko?" Dapat lang yun sa kanya
dahil hindi niya binigyang halaga ang pagmamahal sa kanya ng kapatid niya. Babae lang din ako katulad ni Angela. Marunong din akong masaktan kapag nakakakita ako ng babaeng patuloy na binabaliwala ng taong mahal nila. Gaya ng ginawa mo sa akin. Bago pa makasagot si Baal, ay bigla nang naglaho si Janeba na lalong ikinainit ng ulo nito. Dahil doon, napilitang gumuhit ng panibagong kapalaran si Baal. Binura niya ang alaala ng mundo ni Axel Vortex at ang Ironbound. Binura din niya pati ang dalawa nitong miyembro. Gumawa siya ng paraan para maibalik ang mga ito at maulit ang kanilang nasimulan. Dahil hindi naman talaga yun sakop ng kanyang kapangyarihan, aabutin ng mahabang panahon ang prosesong yun. Siya na rin mismo ang gumawa ng paraan para makahanap ng binhi na mapagtataniman ng kaluluwa ng banda. Hanggang sa napili nga niya ang tatlong kabataang personal na lumapit kay Axel at kinikilala ang kasamaan at karumihan ng ugali nito. Ang tatlong kabataang yun ang naisipan niyang pagtaniman ng kaluluwa ng tatlo para pagdating ng panahon ay muling mabuhay ang banda sa panibagong katawan at magbabalik sa kanila rito sa nakaraan para maituloy ang kalagiman na nais pang gawin ni Axel Vortex sa musika kung hindi lang ito agad namatay. Sa puntong yun, tuluyan nang nagising si Jandale sa tila napakahabang panaginip. Ngunit nagulat siya pagbangon niya. Sa isang salamin, hindi na ang sarili niya ang kanyang nakita. Taong 1999, isang panibagong concert ng Ironbound ang naganap sa gabing yun. Matapos ang limang buwan ay binasag na rin nila ang katahimikan dahil sa kanilang pagkawala. Inakala ng mga tao ay may nangyari na sa kanila. Pero heto, muli silang bumabangon, muling mamamayagpag. At sa pagkakataon ding ito, sumapit na ang 26 ng Agosto sa taong 1999. Na-release na nga ang third album nila at ito na mismo ang kasalukuyan nilang ipineperform ngayon. Sumasabay pa ang mga tao sa bawat mababagsik na lirikong lumalabas sa bibig ni Axel Vortex. Nagkaroon pa ng mosh pit sa bandang huli kung saan lalong nagwala sa saya ang mga audience. Sa isang tabi naman ay tuwang-tuwa ang demonyong si Baal habang nanonood. Sa wakas, naganap na ang dapat maganap. Umayon nga sa lahat ng plano niya ang napakahabang proseso na kanyang ginawa. Bukod sa naibalik na niya ang buhay ng tatlong miyembro, naibalik na rin niya ang mga ito sa taong 1999. At ngayon ay naituloy na nga ng kanyang alaga ang release ng third album nito sa sinabing pinakamatindi sa lahat ng mga nagawa nila. Sa sobrang tindi nito, may mga religious group pang nagpoprotesta sa labas ng venue at pilit pinapahinto ang concert ng Ironbound. Sinasabing lahat daw ng mga taong nag-a-attend at mag-a-attend pa lang sa concert na ito ay masusunog sa impyerno. Wala namang pakialam doon ang mga tao. Basta sila enjoy na enjoy lang sa lahat ng kabrutalang nangyayari sa loob. Sa pagtatapos nga ng concert, kumuha ng isang baso si Axel. Pagkatapos ay nagsarili ito sa harap ng mga audience. Sa sobrang dami ng similyang lumabas dito, napuno pa nito ang basong yun. Pagkatapos ay nagtawag ito ng babaeng volunteer na kaya yung inumin. Marami naman sa mga babaeng audience ang naggandarapa. Ang napili niya ay ang babaeng may mga muscles at tattoo sa katawan.
Buong tapang nitong ininumang baso na punong-puno ng similya ni Axel Vortex. Umugong naman ang napakalakas na sigawan. Si Baal naman ay halos mabaliw sa eksenang yun. Pati ito ay nag-init ang sariling katawan. Sa paglipas pa ng mga buwan, patuloy na namayagpag ang pangalan ng banda. Kahit kabilaan ang pagbatikos sa kanila ng mga relihiyosong grupo. Sa sobrang sikat nila, nag-chart na rin sa Billboard Hot 100 sa Estados Unidos ang kanta nilang Angelica. At sila pa lang ang kauna-unahang OPM rock band na nakagawa nun. They became the biggest nu metal band of the year 1999. Sa gabing yun, ay naghahanda na si Axel Vortex sa biyahe nila patungo sa susunod na lugar kung saan gaganapin ang second leg ng concert nila. Pagkapasok niya sa locker room para kuhanin ang mga dadalhin niyang gamit, naabutan niyang gumagana pa ang radyo niya kung saan kasalukuyang tumutugtog ang Angelica. Lalapit na sana siya roon para patayin ito nang biglang bumukas ang pinto. Paglingon niya doon, laking gulat niya nang makita si Kim Rusty. May hawak na naman itong palakol. "Ikaw? Ikaw na naman? Akala mo hindi kita kayang sundan?" Sagot sa kanya ng bangkay ng binatilyo. "Kahit saang panahon ka pa maglakbay, susundan kitang magnanakaw ka. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasikatan mo dahil sa kantang ninakaw mo sa akin. Kahit ilang beses ka pang bumalik sa nakaraan sa kasalukuyan o sa hinaharap, magkikita at magkikita tayo at magaganap ang gustong maganap ng Panginoon kong si Geneva. Hinding-hindi ka namin tatantanan, Axel." Humalakhak naman ng tawa si Geneva na biglang lumitaw sa isang tabi. Hindi na nakagalaw si Axel sa sobrang takot. At ilang sandali pa, muli nang umangat ang palakol na hawak ni Kim Rusty. Sa ikalawang pagkakataon, muling lumipad sa ere ang kanyang napugot na ulo at bumagsak sa sahigang nangingisay niyang katawan. Sa ikalawang pagkakataon ay namatay na naman siya sa madugong paraan. Habang nagbabaga sa galit si Kim Rusty, halos mabaliw naman sa kakatawa si Geneva. Di nagtagal ay lumitaw na rin si Baal sa silid na yon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang bangkay ni Axel na walang ulo. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas mula nang maibalik niya ang mga ito, ay napas lang na naman ang lalaki. "Hayop ka, Geneva! Ano na naman ang ginawa mo?" "Hindi mo ako mapipigilan, Baal. Hinding-hindi kita hahayaang maging masaya hanggat hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ko. Pero malabong mangyari ang ninanais mo dahil magkapatid tayo, Geneva. Kahit na kailan, hinding-hindi ako magkakagusto sa isang kadugo ko. Dahil una sa lahat, hindi ikaw ang demonyong gusto ko. Isa kang hangal, ipokrito. Matapos mong pilitin na magnakaw si Axel ng kanta kahit labag sa loob niya, ikaw naman ay ayaw ring pumatol sa sarili mong kadugo. Bakit ba natatakot kang umibig sa sarili mong kapatid? Dahil ayaw mong makagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpatol sa isang kadugo. Lahat ng sinabi mo kay Axel tungkol dyan ay bumabalik din ngayon sa'yo. Isa kang hangal, Baal. Masusunog ka sa sarili mong apoy." Umatungal na ang boses ni Baal. "Mas mauuna kang masunog, Geneva." Ilang panahon ang nagdaan, ilang panahon na rin ang nagbalik. Pero ang alitan ng dalawang demonyo na ito ay hindi pa rin nagtatapos.
Dahil sa muling pagkawala ng banda, hindi na alam ni Baal kung paano pa ibabalik muli ang buhay ng mga ito. Ito ang nagdulak sa kanya para saktan ang sariling kapatid. Hindi naman nagpatalo si Janeba. Nilabanan din nito ang kapatid. Ang away ng dalawang demonyo ay nauwi sa lapaan. Buong lakas nilang nilapa ang isa't isa. At wala na silang pakialam kahit mamatay pa sila sa ginagawa nilang yun. Nagtalsikan sa paligid ang mga dugo at lamang loob nila habang patuloy nilang nilalamutak ang isa't isa. Ang bangkay ni Kim Rusty ay biglang nasunog at nalusaw. Tanda ng nalalapit na katapusan ng demonyong nagbibigay ng buhay rito. Ang bangkay naman ni Axel Vortex ay ginagapangan pa ng pagkarami-raming mga ipis. Tanda rin ng nalalapit ng pagkaagnas ng demonyong nagbibigay ng kasikatan dito. Ang iba sa mga ipis na yun ay pumasok pa sa butas na liig ng lalaki. Ang daming malalagim at madugong eksenang naganap sa silid na yun. Habang patuloy na tumutugtog sa radyo ang kantang Angelica.